sa inyo mga kasari, welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Shamay Javier. And for today's video, dahil Tuesday ngayon mga kasari, ay meron dumating na delivery, which is yung mga ahente ko po. Or ewan ko guys kung dumating na yung ahente ng itlog at kung kumuha ba si Jowa. Pero I think hindi siya kumuha kasi wala siyang sinabi sa akin. Pero dumating po yung ahente naman po ng mantika at doon po siya kumuha ng mga ilang paninda. So, ayun pa mga kasari, mag-start na po tayo. I-share ko po sa inyo yung puhunan at bentahan ko sa mga items na kinuha ni Jowa ngayong araw ng Tuesday. Okay guys, ito na yung resibo nung delivery ng mantika. Yung ahente ko po ng mantika. And ito guys, yung total ng pinagbayaran ni Jowa. Maliit lang siya kasi, ayan, 1,024. Maliit lang siya kasi guys, walang available na bigas. So, dapat kukuha guys si Jowa ng bigas pero hindi siya available. Kaya, ito lang yung mga items na na-order niya ngayon. So, mag-start tayo guys sa mantika. Yung mantika guys, ay hindi na dinala dito ni Jowa kasi medyo mabigat at madumi yung ilalim niya. Hindi kasi pwedeng ipatong dito. So, ayan, puno yung kanyang kinuha. At first time lang namin, guys, kumuha ng puno na mantika. So, bali pumapatak na sa 25 point something kasi yung puhunan ng puno ay 305. So, tinatanong ko si Jowa, hindi nagre-reply kasi nandun siya sa tindahan kung linaw ba or labo. Pero, I think labo yung kinuha niya. 305. So, pwedeng ibenta namin siya ng 32 or 33 kasi kung 30 lang namin siya ibebenta, 4 point something lang yung tubo namin sa mantika. And then, ang difference lang dun sa bawas na labo na bentahan namin, diba 28. Kung 30 lang namin ibebenta, so 2 pesos lang yung difference. So, masyadong ano yun, dikit yung presyo. Kaya, balak namin siyang ibenta ng 32 or 33 pesos yung puno na mantika. So, next naman is yung pastillas gummy. Ayan, pastillas at gummies. Dalawang klase ng pastillas yung kinuha ni Jowa. 40 pesos yung puhunan, 50 pieces yung laman. So, ito yung pastillas. Bilog siya. Pastillas na may guhit at pastillas na may toothpick. Pero yung toothpick niya ay ilang peraso lang. Bakit ganun? Dapat lahat may toothpick. So, ayan. Kada tab ng mga ganito guys is 10 pesos lang yung tubo natin. Pero hindi pa tayo sigurado kasi nga hindi naman natin siya binibilang. So yung gummy na kinuha lang ni Jowa is itong cola. Kasi sobrang dami pa naming gummies doon guys sa tindahan. Siguro mga 7 klase pa ng gummies and medyo matumal ang gummies. Kaya siguro isa lang yung kinuha niya. Kasi ito wala to doon eh. Kasi nung last, nakuha ko nito last week, walang available na ganitong gummy cola. Pero ngayong available na siya, ayan, kumuha si Jowa. 10 pesos din yung tubo namin dito kasi yung puhunan niya ay 50 pesos. 60 pieces daw yung laman po nito. So, ang next naman guys is yung wash na asukal. Wala rin dito guys yung wash na asukal pero eto siya sa resibo. Yung puhunan na lang po ng wash kada kilo is 82 pesos. Ayan, parang mali yata yung computation. Ano ba tong computation dito? Parang 246. So, mamaya na lang natin yan, guys. Titingnan. Pero, 82 yung puhunan kada kilo ng wash. 1/4 na yun, guys. So, 25 pesos pa rin po ang aming bentahan kada 1/4 ng asukal. Ang sumunod naman po is yung chocolitos. Eto. Ayan. May time, guys, na ayan, mabenta to. May time naman na hindi siya mabenta. Pero, meron ako napansin sa kanilang arrangement ngayon. Medyo maganda yung pagkaka-packaging niya. Hindi siya gulo-gulo. Yung rumble-rumble yung, ano, kukilitos. Ayan o. Diba? Naka-ano siya talaga. Naka-assemble. Tapos, ayan, may times kasi na, ano, guys, tumitigas na lang to kasi wala masyadong bumibili. May times naman na ang bilis niyang maubos sa tindahan. So, minsan
talaga iba-iba yung gusto ng customer. Kaya dapat yung mga kinukuha natin guys sa ating mga ahente is tama lang yung dami para hindi na rin tayo malugi. And then next is yung ating pochi. Yung pochi natin, pansin ko guys, 'di ba 50 pieces yung laman niya. So sana labis kasi 40 pesos na yung puhunan ng pochi. Ayan siya guys, 40 pesos. Tapos meron pa dito guys, kasama sa bilang pero walang laman yung pochi. Naranasan ko na yan kasi kapag nag-a-arrange ako sa glass shelves, kapag inilalagay ko tong mga pochi, merong walang laman. Tapos kapag binilang ko, kasama sa bilang yung walang laman. Kaya hindi din talaga sigurado yung tinutubo natin guys kung sakto ba. Kaya yung iba na pipilitan na ang bentahan nila ng mga candies ay 5 piso, 4 na peraso na. So, ang next naman, ayan, kumuha si Jowa guys. Mura-mura sa kanila, sa ahente, ang kape kasi 123. Kasi kay Pure Gold guys, ang kape is 127 point something, ang blanca. Twin pack pa yun guys. So, nakamura tayo ng 4 pesos point 4 pesos mahigit. Ang bentahan po namin ng Copico Blanca is 15 pesos. Tapos, ang next naman po guys and last is yung etong toothpaste pudding. Ayan, may isa tayong cheap toys. Ayan, sabi ko kay Jowa mga isa or dalawa lang yung kunin niya na cheap toys kasi medyo matumal naman sa mga bata yung mga ganito ngayon. Ayan, kinuha niya ay toothpaste pudding. At first time ko lang guys makakita nito at mahawakan ko. Ay, hindi siya pala pwedeng kunin. Ayan, malaki siya at may iba't ibang flavor. Ayan, merong grapes, merong apple, lychee. Ayan yung mga flavor na meron itong toothpaste pudding. So sana mabenta siya. At 130 pesos guys yung puhunan nito. So 30 pieces yung laman niya. Ibebenta natin siya ng 5 pesos kada piraso. So yan lang guys yung mga items na kinuha guys ni Jowa sa ahente namin ng mantika. Hindi po again available ang bigas. Pero meron pa naman guys na tira na bigas dun. Pang stocks lang namin sana talaga yung kukunin namin pero hindi available. Pero okay lang, next week na lang tayo mag-try ulit na bumili ng bigas. Again, 1,024 yung pinagbayaran guys ni Jowa. Ayan, sa ahente. Yun guys, shoutout po sa lahat ng aking subscribers. Ayan, organic viewers, silent viewers. Shoutout po sa inyong lahat and thank you so much for watching. Bye guys!